Ito ang kasalukuyang sitwasyon dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. Ito ang Island A ng Pasay 360 Reclamation Project na kung saan ay tinatanggal na nila ang buhanging itinambak nila noon at muling masisilayan sa bahaging ito ng Pasay ang dagat ng Manila Bay na akala ng marami ay tuluyan ang maglalaho dahil sa ginagawang reklamasyon dito. Kaya naman tara, samahan nyo ako ating silipin at ipapakita ko sa inyo ang update dito sa mga ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. Good morning po sa ating lahat mga kababayan, magandang umaga at nandito tayo ngayon sa ginagawang reklamasyon at ngayon lang ulit tayo nakapunta or nakabalik, nakapag-update sa pwesto na ito. So kung inyong matatandaan ay ito yung bahagi na kung saan ay una nilang tinambakan po, no? Makikita ninyo, ayan, tinutubuan na ng mga damo yung ibang bahagi ng tinambak na buhangin dito. Pero sa kadahilan ng ito po ay aalisin rin, no? Tatanggalin din. Kasi nga, yun nga, no? Dahil nga sa napagkasunduan nila noon nung sigurong nasuspende lahat ng reklamasyon dito, na huwag ididikit yung mga reklamasyon na to dito sa katulad na tinatayuan natin. Kaya siguro nagkaroon sila ng kasunduan na para magkapagpatuloy, no, isa sa mga kasunduan para ipagpatuloy nga itong pagtatambak nila, itong ginawa reklamasyon, ay huwag idikit, lagyan ng space, no, para meron pa ring view ng dagat itong bahagi na to, lalong-lalo na yung may mga bahagi ng hotel at restaurant. So hindi natin makita pero pansin natin na itong bahagi na to tinatanggalan na ng paunti-unti ng buhangin, inililipat sa pwedeng ilipat na pwedeng pagtambakan pa dahil nga siguro kapag naubos na yan, magkakaroon ulit ng view ng dagat, no? Makikita ulit natin yung dagat ng Manila Bay dito sa bahaging ito na nawala. Ayan. Ayan sa may mga tinutubuang damo na yan. Makikita natin ulit yung dagat, no? Siguro mga ilang buwan pa yan kasi medyo mahaba-haba din, no? Tsaka sobrang daming itinambak nila rito. So parang nadoble yung kanilang gawa. So sa ngayon yun yung kanilang ginagawa dito sa Island A, yun nga na tinatanggal na muna yung mga itinambak na buhangin noon. Grabe, ang dami niyan. Kita niyo kung gaano kataas. Ayan, ganyan siya kataas ngayon. Yung buhangin na inaalis nila tapos sobrang haba pa. Siguro around mga ano rin to, 300 to 400 meters din, no? Or nasa kalating kilometro yung haba nung tinambakan nila na to. Dito sa kahabaan na to. Dito yan sa may Pasay, sa may Sofitel, dito sa may Manila Film Center sa likod. Alright. So try natin na makapagpalipad ng kalapate para makita natin yung ginagawa, no, yung kaganapan dito. Pansin nyo guys, oh, pakita ko sa inyo. Tinubuan na rin ng talaga ng mga damo, no? Tapos napadpad na rin yung ibang mga basura dito. So para na rin talaga siyang isang kalupaan, no? Pero kung nagpatuloy ito, marami pa silang gagawing proseso rito para mas maging matibay. Tapos ito mga kababayan, i-share ko din lang sa inyo na napansin ko din yung sukat, yung haba, no, yung layo ng gagawing reklamasyon na to mula dito sa seawall ng Pasay ay nasa ano siya, around 250 meters, parang ganun yung agwat niya. So yun yung tatabasa nila, yun yung tatapyasin nila dito sa Island A na una nilang tinambakan. So ganun karami po, no? Tapos sobrang kapal na rin ang buhangin na itambak rito. So parang nagdoble sila ng gawain talaga rito. Pero at least ay magkukontinue naman sila ng paggawa rito dahil kung hindi sila sumunod nga sa siguro ay naging kasunduan nila nung time na ito ay inimbestigahan, ay baka hindi sila makapagpatuloy ng pag-reclaim dito, no, or gawin tong proyektong ito. So yun na lang yung kanilang ginawa na tanggalin kahit na siguro matrabaho, doble-doble at saka yung gastos sigurado, napakalaki ng gastos nito.
yun na lang ang kanilang ginawa. So makikita ninyo yung space, napakalaki. At yan, nakatuwa kasi syempre yung kahilingan din ng mga nagtatrabaho dito, tsaka ng mga guest, mga namamasyal sa bahaging ito ng Pasay, especially dito sa mga hotels and restaurants dito, ay makikita muli nila yung dagat sa part na to. So makikita muli nila yung paglubog ng haring araw tuwing sunset. So yun yung ating napansin dito. Disclaimer lang, ito ay base din lang sa ating observasyon, sa ating nakikita. Wala naman tayong nakakausap dito na nagtatrabaho or kung sino man. So ito po ay base din lang, no, sa atin at sa calculation natin, dahil sa yun nga pinalipad natin itong ating kalapati. So nakita natin yung sukat, yung distansya nung ginagawang space or channel. And of course maganda na rin to para magkaroon ng space para sa mga barko or bangka, mga crew, mga yate na gustong pumunta dito sa bahaging ito, no. So meron pa ring daanan, pati na rin yung mga mangingisda hindi mawawalan. So hindi na nila kailangan lumayo kahit dito siguro sa bahaging ito mas malapit ay meron silang mahuling mga isda. So yan yung nakikita natin ngayon at malapit nang matapos po, no. Halos lapit ng matapyas or maalis lahat ng buhangin dito. So yan, nakikita nyo yung tubo na nakalutang sa dagat na yan. So dyan dumadaan yung mga buhangin na kinukuha naman, sinisip-sip gamit nga yung suction dredger na to. At dumadaan dyan sa tubo ngayon yung buhangin at ibinubuga naman sa bahagi na tatambakan pa ng mga buhangin ito. So ito yung unang bahagi. Ito yung Island A. Kasi nga po ito yung Pasay 360 Reclamation Project. At yun nga sinasabing tatlong island, binubuo ito ng tatlong island. Yun nga lang, dahil nga sa nangyayari itong malaking pagbabago na to, hindi ko alam kung Island A pa ba or pagdudugsungin na ba ang Island A at Island B, or merong mababago, no. So abangan na lang natin kapag talagang totally tapos na yung kanilang pagtatambak. Ang gagawin na lang nila diyan ay yung pagpapatibay, no, ng itinambak nilang buhangin. Sa ngayon ay continuous pa rin sila sa pagtatambak, hindi pa tapos, hindi pa malinaw sa atin kung ngayon ay ilang island na yung kanilang gagawin. So sa inyo makikita, Island A at Island B ay parang nagdugsong na. So yan yung ating aabangan dahil sa malaking pagbabago na to ngayon, dahil tinanggal yung pagkakadikit ng reklamasyon na to dito sa bahaging na to ng Pasay. So yun lamang po, no, mga kababayan, at maraming salamat po sa pagsuporta. Abang-abang ulit tayo sa mga progress ng reklamasyon dito, dahil siguradong in the future ito po ay mapapakinabangan ng marami, lalong-lalo na ng ating mga kababayang gustong makapagtrabaho at makahanap ng oportunidad dito sa Metro Manila. Sobrang crowded na po talaga ng Metro Manila, kaya sana suportahan din natin to. At alam ko naman na ito ay para din naman po sa atin, no, itong ganitong klase ng mga proyekto. Kung tayo na nga lang nauhuli dito, no, sa ating sa mundong ito, na yung iba eh talagang todo reklamasyon, todo pagpapaganda ng kanilang bansa, tayo naman eh nauhuli na pagdating dito. Ngayon pa lang tayo nagsisimula. So sana suportahan natin to. At in the future eh maipagmamalaki din natin ito, no. At siguradong makakatulong to para sa ating lahat, para sa sambayan ng Pilipino. Yun lamang po at maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat. God bless you all, mga kababayan.